Gusto ko lang po i-share sa inyo ang mga kababalaghan na na-experience ko sa nung grade 6 ako. So, ganito kasi yun, kikwento ko na sa inyo. Ito po ay isang totoong istorya po. Nung mag-birthday po ako noon, gabi na po kasi yun, and meron po kaming kwarto, and nag-ano siya, may double deck kami, and then ako sa taas, yung sa taas ng double deck, then ang tapat ko na is kesame. So sa kesame, may awang doon na maliit, na parang butas na ganyan lang siya, baba. And then, matutulog na ako, nakaganan na ako guys. Then, alam nyo ba, may isang paang sunog na tumapak talaga sa kesame. Sabi ko, ay, baka si papa. Na-realize ko na hindi pa nakasya yung tao doon, and then, nakita ko sa uba, eh, tulog na si papa. Bigla ako nagsala, ano kaya yun? Tapos may pangalawa pang yapak ng parang sunog na paa talaga. Then, sinabi ko sa nanay ko, then tinawan-tawan lang ako. Pero takot talaga ako nun kasi talagang nakita ko lang siya. And isa pa sa na-experience namin sa bahay ko is yung may kapitbahay kami. So, nakitulog siya. So, parang ayaw sa kanya kasi inalog-alog yung upuan niya, as in yung tag nito, yung di ba nakaupo siya. Tulog siya doon madaling araw. Inalog-alog, tas nagising siya, no? Natigil yung alog ng upuan. So, parang ayaw sa kanya ng mga espiritu sa bahay na. So, totoo po yun na nangyari po sa buhay ko. And then, isa pa po, last. Alam niyo, na-experience na rin ba guys? Yung may taong papasok sa CR nyo, then pagkakita nyo, wala naman. Yung mga ganung eksena. So, ayun lang po yung kababalaghan experience ko.